Si Nor na ikinasal kay... Anong klaseng family tree to? Alam naman na natin na malawak ang mundo ng Mushoku Tensei at sa videong ito, pag-uusapan natin ang kakaiba at nakakaumpog na ulo na extended family tree ni Rudeus. Warning! Maraming spoilers ang videong ito at maraming impormasyon na magpapawindang sa araw mo kaya mag-ready ka na. Okay. So, simulan na natin ang video. Pag-uusapan natin dito ang Boreas Greyrat family, Notos Greyrat family, Grimoire family, at ang Latreia family. Magsisimula tayo sa Boreas Greyrat family, kina Sauros Boreas Greyrat at sa kanyang kapatid na si Valentine Boreas Greyrat. So si Sauros ay isang mahigpit at maingay na tao na malakas ang loob na magsabi ng kanyang opinyon. Kapag hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng mga malalapit sa kanya, ay kadalasang sinisigawan niya ito at minsan pa nga ay sinusuntok pa. Paano masabi? Kahit na itinuturing siyang matapang na tao na mahirap i-please, ipinakita na meron siyang soft side. Kapag nakakita siya ng mga bagay na cute na unay nagpapainit ng ulo niya, hindi niya yon kayang tiisin at magalit doon ng matagal. Na-inherit niya din yung fetish para sa mga beast race na tumatakbo sa Boreas Greyrat bloodline. Oh my! Ikinasalitong si Sauros sa isang babae at soon ay pinanganak ng kanyang asawa ang dalawang batang lalaki. Ang una niyang anak ay si Philip Boreas Greyrat at yung pangalawa niyang anak ay si James Boreas Greyrat. Si Philip ay isang magiliw at easygoing na tao. Binigyan niya nga ng chance si Rudeus ng isang trabaho bilang isang tutor. Karaniwang ipinapakita niya ang kanyang sarili bilang isang sophisticated at matalinong lalaki na sobrang iba sa kanyang tatay na si Sauros. Nung tumanda na ito, ay ikinasal si Philip sa isang babae na nagngangalang Hilda. At matapos nilang magyugyugan sa kama ng ilang beses, ay nagkaroon sila ng tatlong anak. Ang dalawa sa mga iyon ay lalaki at isa ang babae. At ang nag-iisang babaeng iyon ay nagngangalang Eris. Sa kabilang banda naman, ang kapatid ni Sauros na si Valentine ay kinasal sa Notos Greyrat family at ang naging asawa nito ay si Amaranth Notos Greyrat. Oo, magkamag-anak yung dalawa tas ikinasal. Ewan ko kung normal yan sa mundo nila. Anyways, nagkaroon niyang mag-asawang yan ng dalawang anak at ang pangalan ng mga iyon ay sina Paul Greyrat at Philemon Notos Greyrat. Ang birth name ni Paul ay Paul Notos Greyrat na mula sa isang noble family sa loob ng Asura Kingdom. Pero nagkaroon siya ng alitan sa kanyang ama na si Amaranth at napagdi siya ng iwan ng kanilang tahanan at kalimutan ng pangalang Notos upang maging isang adventurer. Mula doon ay bumuo siya ng isang party na tinawag niyang Fangs of the Black Wolf na binubuo ng anim na miyembro at kasama na siya doon. Hindi naman gaya ni Paul, ang kanyang kapatid na si Philemon ay walang kumpiyansa sa sarili at isang tao na umaasa sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi tulad ni Paul, siya ay isang duwag na oportunista. Know your fucking place, trash! Tapos ay pumunta naman tayo sa Latreia family. Nagsimula ang kanilang pamilya kina Carl at Claire Latreia. Si Claire ay stricto at matigas ang ulo. Simula pa noon ay napakatigas na ng ulo nito dahil sa pagpapalaki sa kanya with the emphasis of strictness. Kapag nagdesisyon na siya sa isang bagay ay hindi na siya natitinag at ang determinasyong iyon ay tatagal hanggang dulo. Gayunpaman, kung may mangyaring hindi makakailan na nagpapakita na nagkamali siya, ina-adjust niya naman yung pananaw niya. Hindi niya aaminin yung mga pagkakamali niya at hindi rin siya magsusorry, pero sa halip ay susubukan niyang hindi na maulit ang ganong pagkukulang. Mahilig siya sa mga taong patas at gumagawa ng tama at hindi niya natitiis ang mga injustice o kasamaan. Sa kabuuan, mabuti naman talaga siyang tao na may sobrang tigas lang ng ulo para pakinggan ng iba. Merong limang anak itong si Claire. Ito ay sina Saula, Anis, Edgar, Therese, at Zenith Latreia. At sa lima na ito, si Zenith ay kinasal kay Paul at napabilang na sa Greyrat family. Di nagtagal, matapos maglabing-labing ng dalawa sa gabi ay pinanganak ni Zenith si Rudeus at ilang taon nang nakalipas ay ipinanganak niya din si Norn. Nasa Greyrat family din itong si Lilia. Si Lilia ay dati nagtatrabaho bilang isang guard maid sa Asura's Concubine Palace. Karaniwang tungkulin niya ay bilang isang maid, ngunit kapag may problema ay kaya niyang gumamit ng espada upang protektahan ng kanyang master. Ginawa niya ang lahat ng kanyang tungkulin. Bagamat magaling siya bilang isang maid, ang kanyang sword skills ay pangkaraniwan lang. Dahil doon inauwi siya sa isang delikadong sitwasyon laban sa isang assassin na nais patay ng isang prinsesa na ipinanganak kamakailan lang. Nasugatan siya ng assassin sa legs niya at ang gamit ng short sword ay may poison. Nang dahil sa poison na iyon, ay hindi niya nakinayang makipaglaban pang muli.
Matapos yun ay inalis na siya sa kanyang posisyon bilang guard maid at di nagtagal ay kinuha niya ang isang trabaho bilang maid sa Grayrat household under Zenith at Paul Grayrat. Hindi na kinaya ni Lilia ang kanyang mga naririnig gabi-gabi galing sa kwarto nila Paul at dahil doon ay inakit niya si Paul. Itong si Paul naman ay nademonyo ang kanyang Junjun. Ayun, gumalaw. Magaling kang kupal ka! Bilang resulta ay nabuntis si Lilia at di nagtagal ay ipinanganak si Aisha Grayrat. Ipinanganak at ipinalaki ni Lilia. Ang personalidad ni Aisha ay parang isang adult na kumpara sa kanyang edad at kaya na nitong magpakatino at magsalita na parang isang maid. Siya ay matalino, manipulative, cunning, cute at walang pake sa mangyayari sa kanyang subject. Meron siyang playful personality at may major brother complex dahil minsan ay nagsasabi ito ng suggestive comments towards Rudeus at wala itong pake kung maghubad pa sa harapan nito kapag maliligo sila ng magkasama. Since technically isang illegitimate daughter si Aisha ni Paul, meron din siyang inferiority complex at iniisip na yung pamilya niya ay hindi siya mahal na gaya ng pagmamahal nila kay Norn. Nagsani iyon ng pagkauhaw sa atensyon ni Aisha at naging competitive laban kay Norn. Sumunod naman ay dumako tayo sa isang lugar sa Demon Continent sa loob ng Migird Tribe. Ikinasal si Rokari kay Rowan Migirdia at nagkaroon sila ng anak na babae na si Roxy Migirdia. Sa kabilang banda naman ng mundo, ang isang elf na si Elina Liz Dragon Road ay ikinasal sa isa pang elf at nagkaroon sila ng anak na lalaki na si Los. Nung lumaki naman si Los ay nainlove ito sa isa pang elf at di nagtagal ay kinasal din sila. Matapos din magjugjugan ay nagkaroon sila ng anak na babae at ang pangalan nito ay Sylphiet. So si Rudeus naman ay kinasal kina Sylphiet, Roxy at Eris. Palung-palo no, grabe kamandag ng ahas ni Rudeus. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. Papaliwanag ko sa inyo kung paano nangyari to. Ang unang napakasalan ni Rudeus ay si Sylphiet o Sylphie. Nagkakilala silang dalawa nung 5 years old pa lang siya at naging magkaibigan sila matapos iligtas ni Rudeus si Sylphie sa mga bully. Tinuruan siya ni Rudeus ng magic para maprotektahan ng kanyang sarili. Nung una ay inakala ni Rudeus na lalaki siya dahil sa kanyang maikling buhok. Pinano pa nga ni Rudeus na gamitin si Sylphie upang makakuha ng mga babae dahil sa kagwapuhan niya. Pero nung sabay silang naligo matapos nilang maulanan, doon alaman ni Rudeus na pancake pala ang meron siya at hindi hotdog. Ang laki mo loko! Sobrang na-attach si Sylphie kay Rudeus at ginusto ni Rudeus na dalhin siya sa Ranowa Magic Academy para sabay silang mag-aral doon. Nung hiniling ni Rudeus sa mga magulang niya na bayaran din ng mga ito yung tuition ni Sylphie, ay tumanggi sila. Kaya napagdisyon na ni Rudeus na magtrabaho upang siya na mismo ang magbayad para kay Sylphie. Pero nung nagsimulang makita ni Paul na sobrang na-attach na si Sylphie kay Rudeus at nagiging dependent na din ito, pinaglayo niya sila at pinagbawalan niya si Rudeus na makausap si Sylphie. Dapat ay magre-reunite silang dalawa after 5 years matapos maging 12 years old ni Rudeus at sabay silang pupunta sa academy. Pero dahil sa teleportation incident ay naudlot iyon at hindi na alam ni Rudeus kung nasan siya. Makalipas ang 8 years ay nagre-reunite na sila sa Ranowa Magic Academy. Pero hindi siya nakilala ni Rudeus dahil nagpapanggap siya bilang isang lalaki at ang dati niyang emerald green na buhok ay naging kulay puti. Sumunod noon ay matapos ang maraming pagkikita ay narealize ni Rudeus na yung lalaki ng ngangalang Fitz ay sa katunayan ay isang babae. Matapos i-recreate ni Sylphie ang isang childhood memory sa tulong ni Ariel, nagawa niyang maparealize kay Rudeus na siya si Sylphie. Tapos ay kinuha ni Rudeus ang kanyang virginity matapos niya iyong bigyan ng aphrodisiac para makatulong sa ED nito. Sana all. Di nagtagal ay kinasal na sila at nabuntis si Sylphie sa kanilang anak na babae na si Lucy Grayrat at nasundan din niyo ng isa pa na si Sighart Saladin Grayrat. Nung 3 years old pa lang si Lucy ay may tendency itong tumakbo palayo kay Rudeus kapag umuwi siya dahil hindi niya ito nakikilala bilang isang ama kundi bilang isang stranger. Ito ay dulot ng madalas na wala si Rudeus sa kanilang bahay. Lumipas ang panahon ay naging malapit na siya kay Rudeus. Nasisiyan sa mga oras na kasama ito at nagre-reklamo tungkol sa trabaho nito na kinukuha ito palayo sa kanya. Ang anak naman ni Rudeus na si Sighart ay merong green na buhok na halos kagaya ng sa nanay nito at may itsura na kamukha ni Rudeus. Nung una ay inisip nila ni Sylphie na yung anak nilang iyon ay yung reincarnation ni Laplace at dinala nila iyon kay Perugius na nagkumpirma na hindi iyon si Laplace. Dagdag pa, yung tunay na pangalan niya ay Sighart Grayrat at nakuha niya lang yung pangalan na Saladin kay Perugius at dahil gusto na ng pamilya niya yung pangalan niya ay naging middle name niya na ang Saladin. Sunod naman ay pinakasalan ni Rudeus si Roxy.
Unang nakilala ni Rudy si Roxy nung 3 years old pa lang siya at si Roxy ang nagtutor sa kanya sa paggamit ng magic at kung ano-ano pa. Sa edad na 5 taon, noong siya ay graduate na mula sa lesson ni Roxy, inalis ni Roxy ang fear niya sa paglabas at dahil dito, labis na nagpapasalamat si Rudy kay Roxy. Mula noon ay nag-usap na lang sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham. At nung panahon na humiwalay na siya kay Eris, sinimulan niyang i-worship yung artifact ni Roxy, aka ang panty nito. At itinuring itong kanyang Diyos dahil sa mga nagawa nito para sa kanya. Makalipas ang ilang taon nung nakita na silang muli, hindi na-recognize ni Roxy si Rudius na nagpagulat sa kanya makalipas ang ilang panahon nung nalaman niya na yun. Nung nagluluksa si Rudius sa pagkamatay ng kanyang tatay, tinulungan siya ni Roxy at nakipagyugyugan si Roxy sa kanya para mapagaan ang kanyang pakiramdam. Nababawasan po ang virginity ng isang tao. Matapos ang event sa teleportation labyrinth, ay naging pangalawang asawa ni Rudius si Roxy at nagkaroon sila ng dalawang anak na babae. Ito ay si Lara Greyrat at Lily Greyrat. Yung anak niyang si Lara ay merong matapang na itsura at napakadalang nun umiyak. Umiyak lang ito ng todo nung pupunta na si Rudy sa Chiron at hindi ito tumigil umiyak hanggat sa napagdesisyonan ni Rudy na isama si Roxy. Siya din yung legendary hero na dapat protektahan ng Sacred Beast. Ang isa ring anak nila na si Lily Greyrat ay napakaganda kagaya ng nanay nito at meron din itong kulay blue na buhok kagaya niya. May telepathic ability si Nalilia at Lara at kaya nilang makipag-usap sa iba pang mga tao sa Migrid Tribe na nagpagulat kay Rudius dahil hindi niya inaasahan na meron silang ganitong kakayahan dahil hindi ito taglay ni Roxy. Sumunod kay Roxy ay pinakasalan ni Rudius si Eris. Nakilala ni Rudius si Eris nung 7 years old siya. Pumunta siya kina Eris para turuan ito ng language, math at magic. Matapos ang teleportation incident ay nag-travel sila ng magkasama through the Demon Continent at Milis Continent. Nang matapos ang kanilang paglalakbay at nakarating na sila sa Central Continent, nakuha na nila Eris at Rudius ang virginity ng isa't isa, pero sa sumunod na araw ay bigla nilang nawala si Eris. Nagsani iyon ang pagka-depress ni Rudius at contracted erectile dysfunction. Matapos yon, makalipas ang 5 taon, nakita na silang muli matapos kalabanin si Orsted at doon na naging pangatlong asawa ni Rudius si Eris. Dahil sa skill diff ni Rudius in swordsmanship, naging partner niya si Eris at ito ang naging carry at siya yung naging support kapag naglalakbay sila. Nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Ars Greyrat at Christina Greyrat. Si Ars ay malibog kagaya ng tatay niya na si Rudius at ng lolo niya na si Paul. Noah! Pero maliban dun, siya ay isang malakas na swordsman. Ang kapatid niya naman na si Christina Greyrat ay isang daddy's girl at mas nakikinig ito kay Rudius kaysa kay Eris. Naging skeptical si Rudius sa attitude ni Christina nung una itong umaten sa Asura Royal Academy dahil naive daw itong si Christina. Kasama din namin dito si Ruijard sa family. Oo, Greyrat din ako. Pakimu. Tarantado! Sa kabila ng kanyang nakakatakot na itsura, si Ruijard ay napakabait at fatherly. Lagi niyang tinutulungan ang mga bata kahit na anong mangyari at nagwawala ito kapag may sumubok na manakit ng mga iyon. Sumusunod si Rudyard sa isang striktong Warrior's Code of Honor na handa siyang gawin ng extreme measures upang tuparin ang kanyang mga pangako. Siya rin ay inilarawan na matigas ang ulo, na may matibay na kalooban para sa katarungan, kaya hindi niya ito tolerate ang kahit na pinakamaliit na krimen, kahit pa magdulot iyon ng maling pagkakaintindi ng mga taong nasa paligid niya sa kanyang intensyon. Alam naman natin na matagal na kasama ng mga magkakapatid itong si Rudyard at sinamahan niya pa nga sina Aisha at Norn na makapunta sa bahay nila Rudius. So, eto na. Lumaki na si Norn at na-attach siya kay Roger that soon ay kinasal siya dito. Ha? Matapos magyugyugan ng dalawa ay nabuntis si Norn at ipinanganak si Lucilia sa Perdia. Eto pa, isa pang nakakaumpog ulo na couples. Nagkaroon ng romantic relationship itong si Aisha kay Ars, ang anak ni Narudius at Eris. What the fuck? So, ganto yan. Ang dating kapatid ni Aisha ay manugang niya na din. Crazy. Diba may kapatid si Paul na si Philemon? May napangasawang itong isang babae at nagkaroon sila ng anak na lalaki na si Luke Notos Greyrat. Pinakasalan ni Luke si Queen Ariel Animoy Asura. Nagkaroon silang dalawa ng anak na nagangalang Edward Animoy Asura. At ikinasal ito kay Christina Greyrat, ang anak ni Narudius at Eris. Diba na-mention ko nakasama din dito yung Grimoire family. Nagsimula ito kay Harry Grimoire at sa asawa niya, at nagkaroon sila ng anak na lalaki na ikinasal sa isang babaeng hobbit. Si Cliff Grimoire ang naging resulta ng kanilang pagdugdugan sa gabi. Sa
Sa pag-andar ng istorya ay kinasalitong si Cliff Grimwire kay Elena Liz at nagkaroon sila ng anak na lalaki na si Clive Grimwire. Ikinasal naman itong si Clive kay Lucy na anak ni Rudius at Sylvie. Grabe talaga mga pamilya dito, no? Lola mo na si Elena Liz, mother-in-law mo pa. Matapos naman silang mag-ingay sa gabi, ay nagbunga iyon ng isang anak na lalaki na nagngangalang Roland Grimwire. At doon na natapos yung kakaibang family tree na itong si Rudius. Nawindang ka ba sa mga information? Anong masasabi mo sa mga nalaman mo? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng gantong klaseng content, ay huwag mong kalimutang mag-like, comment, at pindutin mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. Onii-chan!